Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, "Saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa at namangha siya sa kawalan nila ng paniniwala. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, dumating ang mga kamag-anak ni Jesus at nagtangka silang hulihin siya dahil iniisip nilang nababaliw na siya. Sa Ebanghelyo, muling bumalik si Jesus sa kanyang bayan at nang makilala siya ng kanyang mga kababayan sa loob ng sinagoga, tinawag siya sa harapan at binigyan ng pagkakataong bumasa mula sa banal na kasulatan at magbigay ng ilang pananalita. Hudyat ito ng mataas sa pagtingin ng mga kababayan ni Jesus sa kanya. Katunayan namang ha sila sa kanyang karunungan, higit pa rito namang ha rin sila sa himalang ginawa niya. Malaking palaisipan sa kanila kung saan kinuha ni Jesus ang kanyang kapangyarihan. Gayong iniisip nilang kilala nila si Jesus at ang kanyang mga magulang at mga kamag-anak. Sa pananaw ng kanyang mga kababayan, sadyang karaniwan lang si Jesus gaya nilang lahat at walang anumang dahilan para siya'y maging kakaiba sa kanila. Pagsasagawa. May mga tao ka bang ikinahon na sa iyong pag-iisip? Mga taong hindi mo inaasahan pang magbago?